Yan, so hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. It's 11:37 PM na nga po ngayon and it's May 31. Ayan, so nagkamali nga po kahapon na sinabi ko about sa magpapalit na nga ng month kasi may May 31 pa pala. Ayun, pero yun na nga, maraming salamat po sa lahat ng nag-correct. And hello muna po sa mga Mayward team abroad, hello po sa mga Mayward team Pinas, hello po sa mga luma at sa mga bagong Mayward flyers, and hello din po sa Silent Solid and Solo Fan ng Mayward. Yan. So ngayong araw nga po ay actually nakakatuwa at the same time nakaka-stress, nakakaasar ng konti. I mean, kasi meron na naman palang mga ginagawang mga issue-issue yung mga awak dyan, yung mga titas, yung mga isda. Wherein nakakapagtaka talaga kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin po nila tinatantanan si Edward kahit na kine-claim nila na si Edward daw niloko si Maymay at si Maymay daw ay nakapag-move on na ayon sa kanila. Kaya daw si Maymay daw naging blooming kesa nung dati. Yun ang kine-claim po nila, wherein nakakapagtaka talaga kasi hanggang ngayon lahat ng kilos, galaw at pananalita ni Edward lagi nilang hinahanapan ng butas. Ito lang yan. Kung totoong nakapag-move on na si Maymay at talagang Mayward, at talagang Maymay solid ka, ayan, kung talagang fan ka ni Maymay, dapat nakafocus ka lang kay Maymay at hindi ka nakafocus kay Edward. Wherein, ang nakakatuwa pa po dito ay gusto nilang papaniwalain lahat sa mga sinasabi nila. And lagi nilang binabalita yung mga sakuro-kuro nila totoong nangyayari sa isipan nila. Yun. And kumbaga sa kuan, sa tingin nila nangyayari talaga yun, pero pag tinignan mo, hindi naman totoo. And pag tinanong mo naman sila kung anong ebidensya nila, ang sasabihin lang nila, meron nga ako nakita, nag-post, sabi niya hindi daw niya na print screen, pero nakita daw talaga niya. I mean, paano mo patutunayan kung salisalita lang, di ba, yung sinasabi mo? I mean, andun na lahat eh. Nakita na natin lahat ng ebidensya na okay sila eh. Ikaw lang ang nagsasabi na meron silang problema. Tapos, meron naman some na nagbabalita. Ayan, sabihin na lang natin nagbabalita. Meron naman some na nagbabalita na bakit puro negative lang ang binabalita mo, pero pag nakita natin ayos lang ang Mayward, hindi mo maibali-balita. Yun ang nakakapagtaka lang sa iba dyan, wherein nakakapagtaka kasi dati kine-claim nila na sila daw ay flyer or Mayward flyer, pero nung napapatunayan na nung mga sitwasyon, yung mga nakikita po natin sa palipaligid po natin na wala naman talagang problema ang Mayward. Na ang may problema talaga is tayong mga fan na hindi naniniwala sa kanila at hindi naniniwala sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa kanila. Di po ba? I mean, nakakapagtaka talaga kasi yung laro ni Edward, pati yung sa may laro ni Edward, nakalaro daw niya yung babae, allegedly, yung babaeng na-issue nga nitong nakaraan kay Edward. Huwag na nating bigay yung pangalan, hindi na natin kailangan banggitin. And huwag nyo na rin banggitin yung pangalan ng vlogger na hindi maganda lagi yung caption or yung sinasabi about kay Edward or sa Mayward. Wherein ipinupush na nga niya yung isang May Blank na love team daw, na sinupalpal pa ni Direk Alco nitong nakakaraan dahil hindi na nga tama yung mga pinaggagawa nila at yung venue ay hindi na nila pinipili talaga kung saan nila dapat banggitin yung mga hinanaing nila or yung mga sinasabi nila ng mga walang katotohanan naman. So maging si Direk Alco, nakita natin na nagalit dahil sinasabi nga nilang sinungaling si Edward or manloloko si Edward, di ba? Kung totoo yung sinasabi nila, dapat hindi magre-react ng ganon si Direk Alco dahil alam naman natin
na malapit na malapit si Direk Alco sa May Ward. And of course, malapit din talaga siya kay Maymay. And kung talagang may nangyayaring ganun, is hindi ganun talaga yung magiging reaction mo. Hindi ka magagalit na sinasabihan ng liar or sinasabihan ng manggagamit or anuman si Edward kung talagang alam mo sa sarili mo na ganun si Edward. Kaya kung titignan natin yung mga reaction ng mga malalapit sa May Ward, talagang okay lang ang May Ward. And pati mga VJs nga, di ba? Kung totoong merong problema si Maymay at si Edward, de sana hindi na nila binabanggit si Maymay, lalo na si VJ Anton kay Edward, di ba? I mean, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga sila nakaka-move on sa paninira, which is nakakapagtaka na rin kasi, di ba, ang tagal na eh. Ang tagal na pong namatay nung issue. Hanggang ngayon pala, hanggang ngayon, nasa sa kanila pa pala yun. I mean, hanggang ngayon, pinapanood nila lahat ng kilos galaw ni Edward at humahanap sila ng chance para masira ang May Ward. Yun nga po. So, makikita talaga natin doon na talagang na-distract ako sa may notification. Pero yun, makikita talaga natin doon na talagang ang gusto nila is masira ang May Ward. Hindi lang nila gustong kumbaga sa kwan, hindi lang nila gustong suportahan si Maymay kung hindi gusto nilang masira talaga yung May Ward fandom. That's why dapat talaga is lalo tayong manindigan para sa May Ward, dahil kitang-kita naman po natin lahat ng pwede nilang ibato ay ibinabato nila. Kahit sa may game, gumagawa sila ng mga kuro-kuro nila para lang papaniwalain po tayo na talagang may nangyayaring hindi maganda sa May Ward hanggang ngayon. So nakakapag-taka lang talaga yung mga ginagawa nila ngayon. Kaya po, sana sa lahat po ng mga May Ward flyers dyan, kapit lang po kayo, dahil alam naman natin ang totoo. Alam natin na may mga ebidensya tayong ipirinisinta na nitong mga nakakaraan na nagpapatunay na okay lang ang May Ward. Ayan, kayo po sa sarili nyo, alam nyo ayos po ang May Ward. Saka, alam po natin yung agenda ng UWAC na gusto talaga nilang sirain ang May Ward. And talagang hindi po sila titigil hanggat hindi po nasira ang May Ward. Kaya, mag-ingat din po tayo sa mga nakakasalamuan natin. By the way, open up ko nga lang po yung about dun sa The Four Winks. Ayan, may mga, hindi man actually marami, may nag-react lang po doon sa pag-promote ko nga po sa Four Winks. And again guys, to be honest ha, nung una kong nakita yung Four Winks na yan, ganito ganyan, kinabahan lang ako ng konti lang, kinabahan lang ako kasi naisip ko, pwede itong gamitin na naman ng mga solid ni Maymay. Ewan ko lang kung totoo ako, no? Solid ni Maymay para sabihin na, okay lang mag-solo si Maymay. Kaya niya mag-solo, ganito, ganyan. Hindi niya kailangan si Edward, bla bla bla. Ganun. Nung nakita ko yung about nga dito sa Four Winks. Pero, nakita ko kasi na si Sir Alco ang nagpo-push nun. So, bakit ako mangangamba kung nakita ko nakatiwa-tiwala yung taong nagpo-push ng The Four Winks? And again, katulad nga po ng sabi ng mga nag-comment, yung The Four Winks ay grupo ng kababaihan, hindi po ito grupo or meron silang merong ilalove team sa kanila na ibang artista. That's why for me, okay lang yung The Four Winks. And masaya ako kasi proyekto yun. And isang way na naman para makita ang talent nga po ni Maymay. And again, bilang May Ward flyer, pantay po ang pagmamahal ko kay Maymay at kay Edward. Ayan.
kuminsan, of course, meron din mga pagkakataon na parang katulad ng kunyari eh sa Modest or sa Gatsby, di ba? Hindi naman natin pwedeng isama si Edward sa Modest dahil hindi naman siya babae. Hindi rin naman natin pwedeng isamang endorser ng Gatsby si Edward dahil ay si Edward si Maymay dahil hindi naman nagga-Gatsby talaga ang mga kababaihan. Meron siguro yung mga may tutsang-tutsang lang pero hindi talaga nila ginagamit yung katulad ng Gatsby. So for me, yung girl group na yun, hindi mo pwedeng isama si Edward doon. That's why okay lang sa akin yung girl group na yun as long as si Direk Alco po yung nagmamaneho doon sa idea. And kilala naman natin si Sir si Direk Alco, binasag niya yung love team na ibinibigay ng mga uwak, di ba? Kumbaga sa kwan, pagkatiwalaan lang po natin si Direk Alco. And ang kung nangangamba kayo para sa May Ward, make sure lang na mag-ingay tayo para sa May Ward para naman makita ng management na kahit nagsosolo si Maymay, eh, buo pa rin yung suporta natin sa May Ward. Ganun lang po. Pero I don't think na dapat nating ikondena na magkaroon ng proyekto si Maymay. Ako kasi nung nakita ko po yung nalaman ko yun, na proud ako eh. Hindi ko po hindi ko naisip na hindi ko pa-promote yan. Hindi ko susuportahan yan. Hindi po ganun. Although, nag-alinlangan ako ng konti. Nag-ano ko na baka sakyan ng mga solid-solid ng mga tita, ng mga uwak, ganun. Pero, at the end of the day, blessing pa rin yun eh. Para kay Maymay yun eh. Alam naman natin na si Maymay ay nangako rin naman sa atin by a statement nga nila na sila lang dalawa at walang ibang love team ang gusto nilang makapareha kung hindi sila lang. So, tiwala lang sana tayo guys, katulad ng hinihingi din ni Maymay at ni Edward. Tiwala, love, trust, and respect. Yun na lang ang bigay po natin sa kanila. And yun na rin ang ibigay natin kay Sir Alco. And wag na lang sana natin siyang i-bash or magsalita ng hindi maganda kasi mahirap na kumbaga sa kwan, baka mamaya sa sobrang nagde-demand tayo kay Direk Alco, baka mamaya mag-alangan na siyang magbigay ng proyekto sa May Ward or kay Maymay or kay Edward pagdating ng panahon kasi kinokondena natin or meron lagi tayong nasasabi na hindi angkop doon sa ipinopropose ni Direk Alco. So, yun lang. Nagigets ko po kayo. Nagigets ko yung point nyo. Naramdaman ko rin ng konti yun. Yung bang nag-alala rin ako. Konti nga lang. Hindi nga lang siya nagtagal. Pero, yun. Ma-proud na lang po tayo. Dahil nakikita ni Direk Alco na talagang deserving si Maymay bigyan ng proyekto. Ayun. So, hanggang doon lang po. Haba na yung si God bless you. Ingat po kayo palagi. Ayan. So, hanggang dito lang po muna. Yung reaction video natin, ingat po kayo palagi. I love you all. And, yun. To God be the glory. And, sana tumigil na talaga yung mga uwak na yan. Pagdasal po natin. So, bye-bye po. I love you all. Ingat kayo palagi.